marahil marami sa atin na nagtatanong kung kailan, saan, paano makukuha ang assistance ng gobyerno na Social Amelioration Program. Bago kumpisahan ang video nito, please subscribe, like, hit and bell para po matulungan po ako lumabot ng 2,000 subscribers. Alam nyo bang 17 million low-income household ang expected na mabibigyan ng second wave ng cash aid? At sa 17 million, kulang ang tauhan ng DSWD upang ito ay mapunan. Kaya't kaibigan, konting pasensya po lamang ang hinihingi ng ating gobyerno dahil apektado rin naman sila tulad mo na nagtatrabaho upang kayo ay mapaglingkuran. Pero huwag po mag-alala dahil sila po ay lumikha ng isang paraan upang mapabilis ang transaksyon ng SAP. Ito ang Relief Agad app, ang e-transfer upang mapabilis ang ayuda ng gobyerno. At para sa mas mapabilis pa, gumamit ng GCash, PayMaya at anumang bank na pwede mong gamitin. At kung wala ka ng anuman sa aking nabanggit, maaari din gamitin ang account ng inyong mapagkakatiwalaang miyembro ng pamilya. At dahil ngayong Hunyo ay nag-uumpisa na ang second tranche cash aid, 10 bilyon ang nakalaan para sa mga benepisaryo. At ayon kay Harry Roque, sa pamamagitan ng e-transfer, kaya nilang ipamahagi ang assistance sa ilang segundo lamang sa oras na ito ay magsimula at mabalidate ang mga beneficiaries. At para sa mga walang form ng SAC ng DSWD, huwag pong mag-alala. Ang PNP at ang DSWD ay nagtutulungan upang maihatid ang ayuda at ma-verify kung sino ang karapat-dapat na babigyan. Ito ay sistema upang maiwasan ang tiwaling pamumuno sa inyong barangay. At sa mga namumuno, iwasan po sana natin ang pagpili ng kaibigan, kamag-anak at kakilala. Huwag pairalin ng palakasan at lalo na huwag kupitin ang para sa bayan. Dahil mahigit na 500 barangay official na ang naiimbestigahan ng PNP at CIDG dahil sa anumang kanilang ginagawa sa pagdidistribute ng Social Amelioration Program. At ang karamihan dito ay chairwoman, barangay kagawas, treasurer at iba pa. Ang pagbibigay ng hindi sapat na dapat na assistance at hatiin ito na instead na 6,000 ay ginagawang 4,000. At gayon din ang pagpapalsipika ng listahan ng benepisaryo. At dahil sa gawain ito, pwede kang kasuhan ng anomalya at maging sanhi ng iyong pagkakakulong.